Magandang araw po sa inyong lahat. Nagbabalik po muli inyong lingkod, si Jose Maria Alcacid. Nitong nakaraang Lunes ay ang pista ni San Joseng Manggagawa o St. Joseph the Worker. Kaya minarapat kong pagukulat ito ng pansin sa ating pagtatanghal ngayong araw bilang parangal sa dakilang santong ito na siyang patron ng pangkalahatang simbahan o patron of the Universal Church. Ganito na lamang ang tiwala ng simbahang katoliko sa kanya. Kaya samahan ninyo ako ngayong araw, manatiling nakatutok at panoorin ang ating pagtatanghal. Sa kabila ng kanyang abang gawain at kayamanan, si San Jose ay nagmula sa isang maharlikang angkan, nagmula kay David, ang pinakadakilang hari ng Israel. Alam natin na siya ay isang mahabagin at mapagmalasakit na tao. Ang makatarungang taong ito ay payak o simple, masayahin at buong pusong masunurin sa Diyos. Tulad ng pagpapakasal niya kay Maria, sa pagpapangalan kay Jesus, sa pagpapastol sa banal na pamilya sa Ehipto, sa pagdadala sa kanila sa Nazaret, sa hindi tiyak na bilang ng mga tao ng tahimik na pananampalataya at katapangan. Siya ay pinili ng walang hanggang ama bilang mapagkakatiwala ang tagapag-alaga at tagapagtanggol ng kanyang pinakadakilang mga kayamanan, sa mga tuwid ang kanyang banal na anak at si Maria, ang asawa ni San Jose. Pinili niya ang marangal na profesyon bilang karpintero at itinaguyod ang kanyang banal na asawa at inampung banal na anak sa loob ng maraming taon sa pamamagitan ng gawain ng kanyang mga kamay. Kaya makatuwiran nating maipapalagay na si Jesus ay nagtrabaho kasama ang kanyang ama-amahan sa kanyang pagawaan sa Nazaret na binasbasan ng kanyang banal na selyo sa dignidad ng paggawa. Alam ba ninyo na ang simbahang katoliko ay may dalawang araw ng kapistahan para sa parangalan si San Jose? Taon-taon tuwing ikalabingsiyam ng Marso o March 19, ginugunita ng simbahan ang solemnidad ni San Jose. Sa ika-isa ng Mayo tulad ng nakaraang Lunes, Mayo 1, ipinagdiriwang naman natin ang kapistahan ni San Jose na Manggagawa. Ang kanyang opisyal na araw ng kapistahan tuwing ikalabingsiyam ng Marso, March 19, ay ipinagdiriwang sa loob na ng maraming siglo. Ang ikalawang kapistahan ng ika-isa ng Mayo ay ipinagdiriwang siya bilang banal na patriarka at huwaran o modelo ng mga manggagawa. Itinatag ni Papa Pio XII, Pope Pius XII, ang pangalawang kapistahan noong 1955 upang salungatin at gawing Kristiyano ang binansagang May Day, isang komunistang pagdiriwang ng paggawa o tinatawag na Mayo 1. Ang Mayo 1 ay kilalang pista ng mga makakaliwa at mga aktivistang komunista. Bakit nga dapat tayo magkaroon ng debosyon kay San Jose? Narito ang ilang kasagutan. Siya ang patron ng mga manggagawa. Habang ang pagtatrabaho ay tumatagal sa malaking bahagi ng ating buhay, kadalasan ay di madaling magsagawa ng paraan nagpaparangal sa Diyos. Matuturuan tayo ni San Jose kung paano gumawa ng mabuti kung tatanungin natin siya. Ang isang paraan para gawin ito ay simulan ang ating araw ng trabaho sa pamamagitan ng isang panalangin kay San Jose. Ibabahagi ko ito sa inyo sa pagtatapos ng ating episodyo ngayong araw, kaya abangan po ninyo ito. Mainam ding manawagan kay San Jose kung nahihirapan kayong maghanap ng trabaho. Siya ay inatasan na pangalagaan ang anak ng Diyos, kaya lubos niyang nauunawaan ang kagipitan na kinakaharap ng mga kalalakihan upang tustusan at itaguyod ang kanilang pamilya. Ito ay bunga ng pagkahulog ni Adan at Eva sa paraiso. At ito ay nasa banal na kasulatan sa Genesis kapitulo 3 verso 19 or 19. Ang trabaho ay hindi lamang isang tungkulin at sa gayon ay pagbuo
ng pagkatao at karangalan, kundi pati na rin bilang pagpapakasakit o pagpepenitensya. Bilang mga Katoliko, tinitingnan natin ang mga paghihirap at pagpapagal sa trabaho bilang isang bagay na kaisa sa pagdurusa ng ating Panginoong Hesukristo. At sa gayoy, maging karapat-dapat para sa ating sarili at sa iba. Ayon sa Katekismo ng Simbahang Katoliko, numero 2,427 or 2,427, sa pamamagitan ng pagtitiis sa hirap ng trabaho na kaisa ni Jesus, ang karpintero ng Nazaret at ang ipinakaw sa krus sa Kalbaryo, ang tao ay nakikipagtulungan sa isang tiyak na paraan kasama ang anak ng Diyos sa kanyang gawaing pagtubos. Ang paggawa ay maaaring maging isang paraan ng pagpapakabanal at isang paraan na nagbibigay buhay sa makalupang katotohanan sa Espiritu ni Kristo. Pangalawa, ang kanyang pamamagitan ay makapangyarihan. Sa kanyang sariling talambuhay, binigyan tayo ni Santa Teresa ng Avila ng ilang pananaw kung bakit napakalakas ng pamamagitan ni San Jose. Ayon sa kanya, wala akong maaalala kahit ngayon ng anumang hiniling ko kay San Jose na hindi niya ipinagkaloob. Sa ibang mga santo, ang Panginoon ay tila nagbigay ng biyaya upang tulungan tayo sa ilan sa ating mga pangangailangan. Ngunit sa malwalhating santong ito, ang aking karanasan ay tinutulungan niya tayo sa kanilang lahat. Bilang amay ni Kristo dito sa lupa, sumailalim siya sa kanyang pagkukupkup at sinunod ang kanyang mga hiling at utos. Kaya masasabi natin na ngayong nasa langit na siya, ay mas lalo pa niyang pagbibigyan ang mga hiling at pamamagitan ni San Jose. Pangatlo, siya ay modelo ng pagiging ama para sa atin. Pinili ng Diyos Ama si San Jose mula sa lahat ng tao upang maging tagapag-alaga ni Jesus. Totoong may sinasabi yon tungkol sa kanyang pagkatao dahil ipinagkatiwala sa kanya ang pamumuno, pagbibigay at pagpoprotekta sa anak ng Diyos at ang pinakadakilang nilalang ng Diyos, walang iba kundi ang mahal na Birheng Maria. Si San Jose ay tapat na naglingkod sa banal na pamilya at pinrotektahan sila mula sa panganib upang matupad nila ang bisyon para sa kanila ng Diyos. Tinuruan ni San Jose si Jesus sa kanyang pagiging tao kung paano maging tao. Walang alinlangan na tinuruan niya siya kung paano maging isang tapat na Hudyo, gayon din ang pangangalakal bilang isang karpintero. Mahusay siyang huwaran para sa mga ama kung paano maging mga espiritual na pinuno ng pamilya o padre de pamilya. Tulad ni San Jose, tinawag ang mga padre de pamilya upang ipakita ang pagmamahal ng Diyos Ama sa kanilang asawa at mga anak. Pang-apat, siya ay isang masunuring tao. Sa tuwing hihilingin sa kanya ng Diyos na gawin ang isang bagay, si San Jose ay sabik na sumagot ng oo. Iyan ay ang pagpili kay Maria bilang kanyang asawa. Pagpunta sa Bethlehem o sa Belen para sa census o ang tinatawag na pagbibilang ng populasyon. O pagtakas kasama ang kanyang pamilya sa Ehipto. Si San Jose ay palaging sumunod sa kalooban ng Diyos kaagad. Sa panahon natin ngayon kung saan inuudyokan tayong gawin ang mga bagay na makasarili nating paraan, si San Jose ay isang magandang paalala na ang tunay na kadakilaan ay matatagpuan sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, hindi sa ating sarili. Panglima, siya ay isang mapayapang tao. Wala tayong narinig na salita mula kay San Jose sa Biblia dahil siya isang taong napakatahimik. Dahil sa katahimikang ito, narinig niya ang tinig ng Diyos at naunawaan ang kanyang kalooban para sa banal na pamilya. Sa panahon ng ingay at maraming salita, ipinapaalala sa atin ni San Jose na kung nais nating marinig ang tinig ng Diyos, dapat nating patahimikan ang ating mga puso at pumasok sa katahimikan.
Kaya pumunta tayo kay San Jose. At iyan lamang ang ilan sa mga maraming dahilan kung bakit dapat bumuo ng debosyon ang bawat Katoliko kay San Jose. Sa mga araw ng kanyang kapistahan, maging 19 ng Marso o 1 ng Mayo, ito ang perpektong oras upang malaman ang tungkol sa dakilang santo na ito at hingin ang kanyang pamamagitan upang mamuhay ng banal. Ayon kay Santo Tomas Aquino, ang ilang mga santo ay may pribilehiyong ipagkaloob sa atin ang kanilang pagtangkilik na may partikular na bisa sa ilang partikular na pangangailangan. Ngunit hindi sa iba. Ngunit ang ating banal na patrona si San Jose ay may kapangyarihang tumulong sa atin sa lahat ng pagkakataon, sa bawat pangangailangan, sa bawat gawain. San Jose, ipanalangin mo po kami. At narito po ang isang panalangin kay San Jose. O malwalhating San Jose, huwaran ng lahat ng mga taong tapat sa paggawa. Mangyaring kamtin mo para sa akin ang biyayang magtrabaho sa diwa ng pagpapakasakit bilang kabayaran sa aking maraming mga kasalanan, na magtrabaho ng buong sipag at iangat ang tawag ng tungkulin kaysa sa aking likas na mga hilik, na magtrabaho ng buong pasasalamat at kagalakan, na ituring na isang karangalan na gamitin at paunlarin sa pamamagitan ng paggawa ang mga kaloob na natanggap ko mula sa Diyos, na magtrabaho ng maayos, mapayapa, mapagtimpi at mapagtiyaga, na di kailanman susuko sa pagod at mga pagsubok, na magtrabaho ng higit sa lahat ng may malinis na layunin at bukod sa makasariling kapakanan, habang walang humpay kong minamastan sa harap ng aking mga mata ang kamatayan at di maiiwasang pag-amin sa sinayang kong mga oras, mga talento na di nagamit, mga kabutihang isinantabi, at makasariling kasiyahan sa tagumpay na lubhang kumikitil sa gawain ng Diyos. Amen. At yan po ang ating pagtatanghal ngayong araw sa naibigan po ninyo ito at kapulutan ng aral. At kung naibigan po ninyo, huwag po ninyong kalimutan mag-like, mag-komento at i-share din po ninyo ang video ito. At bago ko po kayo lisanin, inaanyayahan ko rin po kayong mag-subscribe na lalo na po kayong mga bagong tagapanood. Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya sa kanan nito. Gawin ito at may sasama namin kayo sa aming pamisa sa susunod na pagkakataon. Bisitahin din po ninyo ang aming website sa angtinignipadipio.ph, angtinignipadipio.ph, o makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa angtinignipadipio@gmail.com. angtinignipadipio@gmail.com. At hanggang dito na lang po tayo. Ako po yung magpapaalam na po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa aming channel at sa inyong patuloy na panonood. Maraming salamat din po sa mga miyembro ng mga alagad sa Kalinga ni Padre Pio na patuloy pong sumusuporta sa amin. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoon.